Napalalim ang tulog ko, hindi ko namalayan na alas 9 na pala ng umaga. Ngayon ay araw ng Sabado kaya walang pasok. Nandito ako ngayon sa bahay, si Papa naman ay nasa hospital ngayon. Mamay-amaya lang din naman ay pupunta na ako sa hospital para bantayan ang mama ko at para naman makapagpahinga na rin muna si Papa. Matapos kong magsipilyo ay bumaba na ako sa kusina para sana ihanda ang umagan ko pero halos lumuwa ang mata ko nang makita ko si Avon na kakamot-kamot sa ulo habang tinititigan ang isang pagkain. Nakahanda na. Pritong itlog lang ang nakita ko at sinangag. Hindi lang basta pritong itlog, kulay black na kasi iyon, at yung sinangag naman. Abasta. Gusto kong sigawan si Avon kung bakit hanggang ngayon ay nandito siya. Oo nga pala, nakitulog nga pala si Avon dito kagabi dahil inabutan siya ng malakas na ulan sa kalsada, na flat din ang gulong ng sasakyan niya kaya no choice, dito nga siya natulog kagabi. Sobra-sobra pang ang sermon ang ginawa ko sa kanya kagabi. Alam ko naman na tuwang-tuwa si Avon na dito siya mag-overnight sa bahay namin. Matagal na niya kasing gustong mangyari iyon, kagabi lang natupad. Sa kulit ni Avon kagabi ay panay ang sermon ko sa kanya. Halos lahat na lang ng makita niya ay gusto niyang pakialaman, kaya hayon at pinagalitan ko na kagabi. Dati, hinahayaan ko pa na matulog si Avon sa tabi ko. Pero ngayon, hindi na. Sa sofa ko siya pinatulog kagabi dahil ayoko siyang makatabi sa kama. Ang dol-dol kasi, alam ko namang nanlalambing lang siya sa akin pero basta, ayoko lang na makatabi siya sa kama. Dahil kapag naiisip ko yung mga nakita kong nangyari noon, saka ng mga babae niya na kasama niya. Good morning. Kanina ka pa ba dyan? Tanong ni Avon nang makita niya ako. Umiling ako. Ano na namang ginawa mo? Itinuro naman niya ang mga nakahaing pagkain sa mesa. Naghanda ako ng almusal nating dalawa. Sabi na tayong kumain. Nang makalapit ako sa mga pinaggagawa niya sa kusina ay napapikit na lang ako. Kaya pala medyo nakakaamoy ako hanggang ngayon na tila may nasusunog, kasi nasunog din pati ang itlog na pinrito niya. Ang kalat pati ng kusina para tuloy yun dinaanan ng malakas na bagyo. Hay nako, kahit kailan talaga itong si Avon. Magaling lang kapag sa babae. Pero pag sa gawaing bahay, wala na. Ano na namang ginawa mo dito sa kusina? Ako paglilinisin mo niyan. Prude mang pakinggan pero nakakainis na kasi. Hindi ko naman siya pinagluluto at isa pa hindi ko naman talaga sasabihin sa kanya na magluto siya dahil alam kong papalpak na naman iyon. Nang mapadako ang tingin ko sa kanya ay nakita ko siyang nakayuko lang. Ako naman maglilinis niyan eh. Umupo na ako sa silya at si Avon naman ay umupo na rin sa silyang nasa harapan ko. Nang balingan ko ang pagkain ay napangiwi ako pero napatigil ako nang makita ko ang isang pulang rosas sa tabi ng plato at may nakita rin akong chocolate na Toblerone pero bakit bawas na? Napatingin naman ako kay Avon na ngayon ay ngingiti-ngiti habang ninanamnam ang pagkain na niluto niya. Nakita ko sa tabi ng plato niya ang kalahati ng Toblerone. Kaya naman pala. Ewan ko ba, pero pabilis ng pabilis ang tibok ng puso ko at sa pagkakataong ito. Siguradong sigurado ako sa nararamdaman ko. Hanggang ngayon, kahit na anong sakit, mahal ko pa rin talaga si Avon. Pero paano ko ipagpapatuloy ang pagmamahal na iyon kung magkakaroon na siya ng pamilya? Ayokong sirain ang buhay ng magiging anak niya nang dahil lang sa akin. Kaya hanggat maaga pa, kailangan kong pigilan itong nararamdaman ko para kay Avon. Kain ka na po. Masarap naman eh. Ani Avon. Ayoko namang madismaya si Avon at malungkot, kaya kahit ayoko,
pinilit ko na lamang nakainin ang palpak na niluto niya. Kahit sunog, kinaya ko. Habang ninunguya ko ang pagkain ay mataman akong tinititigan ni Evan na para bang gusto niyang malaman kung ano ba ang reaksyon ko sa niluto niya. Kaya kahit na napapangiwi ako habang ngumunguya ay nag-thumbs up ako sa kanya, at pagkatapos ay nilunok ang lahat sabay inom ng maraming tubig. Okay ka lang ba? Ewan ko ba dito kay Evan kung ano bang problema ng mata niya? Hindi ba niya talaga napapansin na napapangiwi na ako? Pero ipinagsawalang bahala ko na lamang iyon. Nang maubos ko ang pagkain ay pansin ko na hindi mawala ang ngiti sa labi ni Evan. Maaga akong gumising para lang maipagluto ka. Nagpaturo pa ako sa YouTube tutorial para lang magawa ko yan. Alam kong hindi maganda ang lasa, pero salamat abe dahil kumain ka talaga. Pinaghirapan ko yan. Aaminin ko, sobrang sweet ni Evan. Sa bawat araw na kasama ko siya, pakiramdam ko ay mas lalo ko pa dapat na iwasan ang nararamdaman ko para sa kanya. Mahirap pero sana ay kayanin ko rin. Ilang linggo na ang nakalilipas, wala pa rin namang pinagbago. Si Evan ay laging nasa tabi ko. Kulang na nga lang ay pati sa klase ko sa school ay sumama siya. Alam na rin ni Papa na nililigawan ako ni Evan. Dahil si Evan na mismo ang umamin kay Papa. Akala ko ay papagalitan ako ni Papa sa nalaman niya pero kinausap lamang niya ako ng masinsinan. Sabi niya, sabi ni Papa ay nasa akin na ang desisyon. Basta kailangan ko munang isipin ang sarili ko at tapusin ang pag-aaral ko. Mahigit isang buwan na lang din naman ay gagraduate na ako, gayon din si Evan. Nakabusangot ka na naman. Ano meron? Ani Liz, kasama ko siya, hinihintay kasi niya ang boyfriend niyang si Zach. Inis na inis akong nakatingin sa may hindi kalayuan. Kasalukuyan kasi kaming nasa labas ng school. Kanina pa hinahanap ng tingin ko si Evan pero nandoon lang pala siya sa kalapit na bahay at masayang nakikipag-usap sa isang magandang babae. Wala naman akong karapatang magselos pero hindi ko naman maiwasan. Babae niya siguro yan. Ulong ko na narinig naman ni Liz. Hindi naman siguro. Hanggang ngayon ay hindi pa rin ako napapansin ni Evan. Paano'y busy siya sa pakikipaglandian sa babae niya? Hayan tuloy at nakalimutan na niya ako kaagad. Sabi ko sa sarili ko noon, titigilan ko na itong nararamdaman ko para kay Evan. Pero iba talaga eh, mahirap palang pigilan. Nakatitig pa rin ako ng masama kay Evan nang mapadako ang tingin niya sa akin kaya nanlaki ang mata niya. Nagpaalam na siya sa babae at lumapit sa akin para kunin ang bag ko. Talagang ngayon mo lang ako napansin na, kanina pa ako dito. Si Liz naman ang narinig ko. Chill lang, bes. Napahinga naman ng malalim si Evan. Kahit napawisan siya, kahit na masarap panasan ang pawis niya gamit ang panyo ko, kahit na sobrang gwapo niya sa paningin ko ay galit pa rin ako. Nagsiselos ka ba kay Risa? Ah, Risa pala ang pangalan ng babaeng iyon. May hinugot siya sa bulsa niya at nang nakita ko kung ano yun ay ang panyong binugay ko sa kanya noong nakaraan. Inilahad niya sa kamay ko iyon at dinala ang kamay ko sa paisang mukha niya para panasan ang pawis niya. Mas mabuti pa kung punasan mo na lang ako ng pawis kaysa magsilos ka sa iba. Nagtanong lang naman sa akin yung babae. Siyempre, kakausapin ko. Isipin pa niya, bastos ako. Hindi ako nagsisilos. Umisi naman siya. Talaga lang nga. Hindi nga sabi. Tumawa naman siya bago ako inakbayan. Alam mo, wala ka namang dapat na ikasilos. Sa'yo lang ako. Napairap naman ako. Ang kapal. Kamusta ang finals mo?
Tanong ko sa kanya. Hindi ko pa alam kung ano ang results ng grade ko, pero tiwala ako na mataas ang makukuha kong mga score. Inspired kasi ako. Proud na sabi pa niya. Inspired ha? Kanino naman? Kahit na alam ko na ang sagot kung sino ay tinanong ko pa rin. Pinisil naman niya ang ilong ko. Kanino pa ba? Napatawa ako sa kakiligan. Hindi ko mapigilan eh. Oo na. Tungukin naman siya. Yung usapan pala natin na. Napakunot naman ang noo ko sa sinabi niya pero nang maalala ko ay tumango ako. Basta, kapag nakapasa ako sa exams ko, sasagutin mo na ako. Napahinga ako ng malalim. Oy, sweetheart, yung usapan natin. Oo na po, pugi. Nang balingan ko siyang muli ng tingin ay namula na ang naibandang tainga niya.